Ito pong Korte Suprema, hindi inaasahan daw na hakbang ito, en banc, ha? Ibig sabihin, buong Korte Suprema, ha? E nagpalabas ng resolusyon na pinasusumite ng kanilang sagot itong Kongreso, ang Commission on Elections. Pag sinabi mong Congress, Kamara at saka Senado na yon, di ba? Kasama COMELEC, si yung kampo ni Bongbong Marcos, para sagutin yung petisyon na humihiling na mapawalang bisa yung pagtakbo ni Marcos. Ha? Oh, pero wala hong ipinalabas na temporary restraining order na hinihiling din ng mga nagpetisyon. Alam ba ninyo, binibigyan sila itong mga pinasasagot ng 15 days, 15 araw. Ha? Ang sabi ho dito, although an order to answer, ito daw utos na sagutin, procedural step. Sabi ko nga sa inyo nung una, di ba? Narinig ko, ito ay may urgency. Ha? Kasi may priority ang Supreme Court eh. Ano ba yung nasa priority A, B, C? Ganun yun eh. Meron silang mga naka-prioritize na mga kaso, klase ng kaso. At sa aking paniwala, ang mga ganitong kaso, may urgency ito. O yun din ang narinig kong sinasabi kanina ng isang abogado. Hindi ko lang matandaan kung sino yung abogado na yun na in-interview. O, mga kaibigan, procedural step daw ito. Ang Supreme Court, nasa break eh. Ha? At sila ay hanggang sa June 14 na sila magbabalik, magpupulong, mga kaibigan. At itong embank session ay ano ho ito, ginaganap ito tuwing araw ng Tuesday, ha? Martes, hindi po Webes. Mga kaibigan, at ito'y may kaugnayan daw dun sa petisyon na kansilahin ang Certificate of Candidacy ni Marcos. Ayon po kay sa Supreme Court. Mga kaibigan, sumagot naman itong si Juan, si Tito Soto na naman. Nagmagaling na naman. Si Tito Soto. Wala na siyang ibang gagawin kundi itong nalalabi niyang oras bilang senador na magtatapos sa June 30, mga kaibigan, ubusin na ni Soto to para makapagsipsip. Para nang sa ganun, pagkatapos ng isang taon, magkaroon na siya ng pwesto. Di ba? Kasi 1 year ban eh, sa mga kumandidato. Di ba? Di ka pwedeng ipwesto pagkatapos pa ng isang taon. So yun, kaya nagsisipsip na si Tito Soto. Sinasabi, alam niyo sabi, pagka daw binigyan ng TRO ng Supreme Court o nag-issue ng TRO ang Korte Suprema para pigilin ang Kongreso sa pagproklama, mga kaibigan, sa mga nanalong presidente at vice-presidente o kung sino pa yung kanilang yun lang yata ang poproklama nila eh, no? Presidente at vice-presidente. Mga kaibigan, yun daw, constitutional crisis. Halika nga rito at nang machinelas kita. Ha? Anong constitutional crisis doon? Hindi constitutional crisis ang tawag doon. Ha? Ang tawag doon ay check and balance at separation of powers. Sabi daw ni Tito Soto,
outgoing senator at Senate President, they could proclaim Marcos and presumptive Vice President Sara Duterte on May 26 if we start on the 24th non-stop. Eh, masama dito, yung tatawagin mong magkakaroon ng constitutional crisis. Alam ba ninyo kung kailan nagkakaroon ng constitutional crisis? Ha? Kapag ka ang isa sa sangay ng pamahalaan natin, halimbawa, tatlo yan eh, yung sangay ng pamahalaan. Judiciary, legislative. Yung judiciary, yan yung Supreme Court, di ba? Pagkatapos, yung legislative, yan yung Kamara at saka Senado. Tapos meron tayong executive. Ngayon, ang constitutional crisis, mga kaibigan, sa pagkakaintindi ko, eh kapag merong order, ha, o kaya ay merong isang usapin na ayaw kilalanin ng isang ahensya. Gusto niyo bigyan ko kayo ng constitutional crisis na nangyari dito sa administrasyong ito? Isa sa constitutional crisis, marami itong nangyaring constitutional crisis. O yung, kwanho, yung, kailan ba ito? Panahon yata nila eh. O yung panahon ni Pinoy. Ha, hindi ko malaman panahon ni Pinoy o itong administrasyong ito. Yung issue sa anak ni Presbiterio Juan Velasco, justice yun ng Supreme Court, na ngayon ay politiko na, si Presby sa Marinduque. Yung anak niya, tinalo ni nung Reyes, yung anak ni Munding Reyes, na dating immigration commissioner, at nung governor na asawa niya si Carmencita Reyes. Madalit sabi, nagkaroon sila ng usapin, protesta. Ngayon, yung protesta na yun, labang kay Reyes, ay umabot sa Korte Suprema. Nagkiklaim na nanalo itong si Velasco. Pero nung ito pong si Velasco, ito yun eh, yung Lord Alan Velasco, yung speaker ngayon, mga kaibigan. Nakapanumpa na yung si Reyes, mga kaibigan. Oh. So, yung protesta, hindi dapat pasyahan ng Korte Suprema. Oh, di ba? Kasi nakapanumpa na. Kapag ang isang membro ng Kamara nakapanumpa na, ang hahawak na ng kaso, hindi ang Korte Suprema. Kaya itong kaso nila Marcos tsaka ni Sara Duterte, aabot ito sa Presidential Electoral Tribunal. Kamukha nung nakaraan. Kaya lang, ibang opisina yon, pero ang nakaupo ron, ito ring maestrado ng Korte Suprema. Pero kapag ka ang kaso mo ay congressman ka, tapos nakapanumpa ka na, saan, sino hahawak ng kaso? Yung House Electoral Tribunal ang hahawak na ng kaso. Yung constitutional crisis yun. Bakit? Kasi pinasyahan ng Korte Suprema, bali ba merong may vested interest yung isang maestrado, mga kaibigan, merong conflict of interest na tinatawag dahil anak niya yung involved doon sa kwan, sa usapin. Oh, di ba nagreklamo si Belmonte, ang speaker noon ng House of Representatives, mga kaibigan? Oh, ano nangyari? Wala. Yun ang constitutional crisis. Ano pa? Oh, ito. Sa Senado. Ha? Si Tito Soto pa ang nagpromotor ng constitutional crisis . Bakit? Yan si Joel Villanueva.
Disqualified na yan eh. Nung nakaraang kwan, nakaraang Congress. Kailan ba siya tumakbo? 2016. Ha? Disqualified na yan. Sapagkat iyan ay hinatulan. May kaso yan. Grab case, mga kaibigan. At hinatulan na yan. Hindi pinatupad ng Senado. Yun ang constitutional crisis. Sinong hindi nagpatupad? Si Tito Soto. Mga kaibigan. O kung sino, Tito Soto ba? Oh, sila eh. Senador na siya nun eh. Mga kaibigan eh. Oh. Hinarang nila yung implementation nung kaso para tanggalin. Kasi sa order eh, tanggal siya eh. Sa gobyerno eh. Yun ang constitutional crisis. Pero ito yung sinasabi niya sa kasong ito na kapag pinigil ng Korte Suprema, eh, hindi mo matatawag na constitutional crisis yan. Sapagkat ine-exercise niyan ang kanilang kapangyarihan. Pero ganun pa man, mga kaibigan, ako ang paniwala ko. Supreme Court ang hawak, pero ibang pangalan, ibang pamagat na. Yung House Presidential Electoral Tribunal na. Mauuwi ang kasong yan. Kasi hindi naman nagpalabas ng TRO itong Korte Suprema, pinasasagot sila within 15 days. Pero pag kinuwenta mo yung araw, eh, paano nilang aaksyonan ng Supreme Court to? Di tatambak lang ito dahil ang balik nila June 14 pa eh. June 14 pa ulit sila eh. Magkakaroon na sila ng break eh, mga kaibigan. Oh, yun ang sabi ni Tito Soto. Tinawag niyang constitutional crisis. Yan ang hirap eh. Sipin mo, naturingang Senate President ka. Ha? Eh, mali ang interpretasyon mo. Eh, kasi yun din ang argumento ni nung abogado ni Marcos na si Estelito Mendoza, mga kaibigan. Oh, gumawa siya ng manifestation. Ang sabi, ito, isa pang kung constitutional crisis yan, ano tawag mo rin sa eleksyon ng barangay na ilang beses nang napospon? Mga kaibigan, hindi ba batas din yon? Ha? Na nagsasabing dapat eh ganong ilang taon o ganong petsa, ha? Eh isinasagawa ang barangay election. Ilang beses na napospon yan? Sige nga, ba't hindi nagkaroon ng constitutional crisis? Ba't hindi nyo sinabi yan? Ha, dito kay Digong nyo. Di ba? Oh, ang kinakalaban niya, batas. Mga kaibigan. Oh, ba't di nyo sinabi yan? Bakit dito? Kasi hindi pa naman sila nakaupo eh. Di ba? Oh, eh hindi naman nagbigay ng TRO ang Korte Suprema. Sasagot sila. Eh, asahan nyo na, wala ng TRO ito. Di ba? Mga kaibigan. Hanggang sa makaupo. Kasi nakapag nagawa nilang maglabas na pasagutin na hindi sila nag-TRO, sadya yun. Mga kaibigan, kumbaga eh, nakabalansi yung Korte Suprema pansamantala. Suspended animation, mga kaibigan. Ha? Kunyari, balansi sila. Oh, pero, ang sabi nito namang si Estelito Mendoza, ayon daw sa Section 4, Article 7 ng Constitution, nagsasabing, upon receipt of the certificates of canvass, eh, yun na, so and so and so. Binabanggit niya, Constitution, na kailangang tapusin mo yun, ganapin. Ha? Eh, yun, ginaganap, pero sinasabi ba dyan sa provision na yan? Ha? Kasi sila pag nagpapalusot eh, talaga maraming palusot eh, di ba? Pag sila ang gagamit ang mambababoy sa konstitusyon, mga kaibigan, ang daming dahilan katulad nito, ano sabi? Ang ibig sabihin dito sa sinasabi niya, kailangan matupad.
yung nasasaad sa konstitusyon. Oh, mga kaibigan, kailangan ba niliwanag yan sa batas para para matuwa si o para sumunod si Soto eh? Kailangan sinasabi dyan na maliba na kung merong protesta, may kaso. Eh wala kasi yung kaya constitutional crisis. O ito pa isa. O bakit yung political dynasty hindi nyo na ipasa? Constitutional mandate, mandato ng constitution yun eh. Inuutosan kayo, gawin nyo yun eh. O, sinunod nyo ba yun? Hindi nyo ginawa yun eh. Mga kaibigan eh, pagka sila ang bababoy sa saligang batas natin, lahat naiisip eh. Mga kaibigan eh, kaya baliwala ang konstitusyon dito. Ginagamit nyo pang sangkalan yan eh. Ang gusto nga, palitan yung konstitusyon eh. Hindi naman yung konstitusyon ang nagnakaw. Di ba? Hindi naman yung konstitusyon ang nakipagsabuatan. Eh, nung wala na silang lulusutan dahil marami nang nakakaintindi dito sa konstitusyon na to, alam na nila, alam na ng marami kung binababoy nila konstitusyon o hindi. Ha? Mga kaibigan, palitan ng konstitusyon. Yung kasalanan nila, nito mga politiko, gusto nilang ipasa sa konstitusyon. Ano ginawa ng konstitusyon? Eh, nakasulat lang yun eh. Kaya gusto nila palitan dahil masikip na daigdig nila. Di ba? Oh, nakapag nagpasa sila ng mga batas, sila rin na nagpasa ng batas. Plunder law. Para kunyari eh, Kwan, ano tawag mo rito? Sugpuin yung pong pandarambong. Oh, may nangyari ba sa plunder law? Wala. Nagkabago-bago na yung plunder law. Hindi mo na maintindihan. Ang sabi, pag may kaso kang plunder, mga kaibigan, eh, hindi ka pwede magpiansa. Eh, ba't nakapagpiansa si Jinggoy? Ba't di nyo ngayon questionin yung batas? Ba't di nyo questionin ang Sandigan Bayan? Bakit? Eh, pareho nila senador yun eh. Kasi pagka nabilangguyan, nahatulan at nabilangguyan, lahat na sila pwede nang mabilanggo. Di ba? Dahil meron ng pagtutularan na kaso. Mga kaibigan, eh, ang hirap dito, batas daw, batas. Eh, kayo gumawa ng batas eh. Di ba? Yan na lang saligang batas na yan. Sinunod nyo ba yan? Bilang mga mambabatas? O para ninyo magawa at maipasa ang enabling law laban sa political dynasty. Hindi nyo ginawa eh. Ngayon, kasalanan ng konstitusyon, mga kaibigan. Si Kapersi Lapid, bumabana. Lapid Fire! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Puro salita itong mga ito. Matagal na nga nasa pwesto eh. Di ba ho? Gano'n na sila katatagal sa pwesto, hanggang ngayon nagsasalita pa rin sila. At yung mga sinasalita nila, wala pang natutupad kahit isa, mga kaibigan, no? Lalo na dun sa mga ipinangako nila. Ang sarap ng buhay, sarap maging senador, baka akala ninyo. Kung ako lang po pwedeng mag-senador, mga kaibigan, tatakbo na rin ako eh. Sipin mo dyan, kahit wala kang gagawin, milyon-milyon ang kikitain mo. Ah, baka bilyon pa pag sinuwerte-swerte ka. Nakasabwat ka sa mga racket, mga kaibigan, ng sabwatan, nakasali ka dyan, ba malaki ang kikitain mo, magiging bilyonaryo ka. Sabi nga ni Miriam Defensor Santiago, ano palagay ninyo? Tumatakbo yung mga yan para ano? Ha? Oh, kundi dahil sa pera. Ha? Eh sinasabi, dati ang sweldo lang nila 37,000. Ewan ko ngayon, mga kaibigan.
Eh pero pinaliwanag ni Miriam Santiago yan, hindi naman yan ang kinikita nila. May kalahating milyon sa staff, may kalahating milyon sa kung ano-ano, ha? Eh tapos yung iba, hindi naman kukuha ng tauhan nila, kukuha ng isang sekretarya, eh saan niya dinala yung 500,000, sabi ni Tita Miriam, di ba? Sinoli niya ba yun? Hindi. Iyan ang senador. Hindi pa ho yan. Pag may committee ka, isang taon, meron kang isang o ilang milyon, mga kaibigan, ano ho, bilang representation, kung ano-ano, ha? Eh bueno, eto nga pala, gusto kong sabihin sa inyo, kung kayo po ay interesado lang, eh tingnan natin, ha? Bubuo tayo ng mga, kuha natin group, tawagin natin chat group na lang, o group chat, na GC, group chat. Halimbawa, Lapid Fire Italy, yan. Sino-sino mga taga-Italy? Para may listahan tayo. Oh, Lapid Fire Austria, ganyan, di ba? Lapid Fire United Kingdom, oh. Lapid Fire Japan, yung mga nakikinig lang naman, di ba? O para alam natin kung ilan tayo, di ba? Ganun ang sabihin natin. Ano pa? Every area, hindi yung paiba-iba kung saan sa Italy, sabihin nyo, pero Lapid Fire Italy, halimbawa. Kaibigan, ito, marami nang nagre-react. Ayan, oh. Kayo na ho gumawa nung GC. O, pamememberin na lang natin sila pagka meron na tayong group chat. O, ipananawagan natin para identified na natin, ano. Gawa tayo listahan natin. Malay nyo, makarating ako dyan. Di ba? O, di, magkita-kita tayo, magkapi tayo. Bumili tayo ng tinapay sa bakery. Di ba? O, di ba, sa Hong Kong. Eh, wala na, Hong Kong eh. Lapid Fire Fair Bureau. De GC, gagawa tayo GC. O para pag may kwan, may okasyon o ano pa man, eh madali tayong magkakakontakan, di ba? O magkakakilanlanan. Ganun na lang gawin natin, magkatuwaan na lang tayo paminsan-minsan. Libre naman 'yan eh, di ba? Wala hong gastos 'yan eh. Mga kaibigan, malay ninyo. O, kayo naman ang pumunta rito, di ba? Eh, karamihan, mga pumupunta rito, nakikipagkita sa atin. Eh, maliban na lang doon sa iba na natataon, wala tayong kakayahang makalabas ng bahay. Kasi nung pandemic, di ba, may mga umuwi rito. Pero sa kanila, bukas na, dito lang sa atin mahigpit. O, eh, hindi natin sila nakita. Bueno, mga kaibigan, ay isa ang nahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi patagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ay walang nang aapit. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Tito Soto! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit lang iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tulad.
lang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong